Yan. Hi guys, finally nandito pa tayo sa video na kung saan i-explain ko na yung topic natin na how to earn your first million in SWA. Okay, this is very specific. Itong formula po na ito is hindi po pwedeng gayahin, no? Kasi ito po ay technically for SWA Ultimate only, no? Pag nakita siya ng iba, hindi po siya pwede sa ibang pay plan, sa ibang company, o ibang business opportunity. So, yun. So, I guess I have enough introduction na. So, wala nang paligo-ligo pa. Explain ko na siya. Okay? So, burahin ko lang, oh. So, how to earn your first million in SWA. So, iwan ko lang ho yung word na million. Okay? So, one thing, no, na gusto ko lang i-share sa inyo about me, no, ever since I started this business, ako po yung tao na medyo makulit, no? Hindi ako talaga kasi nadadala talaga, no, sa mga motivational, sa mga wisdom, no, sa mga inspirational, no? Hindi naman, naapektuhan po ako dun, pero hindi ako, makulit ako eh. Gusto ko, pag sabi mo sa akin na ayayin mo ako sa negosyo, kikita tayo sa 1 million, pakita mo sa akin, technically, no, yung technical part niya. No, bakit? Kasi pag sinabi mong million, sorry, let's just say 1 million. Hindi naman, pag nagawa mo naman yan, hindi naman sa'yo ibibigay yan ng isang bagsakan ni Nao. Oh, Jeff, congratulations, here's your 1 million. Hindi naman. This is a process, no? So, one common mistake na nakikita ko kasi, nobody actually tells you how to earn your first buck, na first income, until abutin mo to. Di ba? Bakit? Kasi kung kikita ka ng 1 million, bago ka dumating dyan, kikita ka muna ng your first 1,000 pesos. Di ba? First 1,000s muna. And after nyan, kikita ka ng 10,000 pesos. Di ba? 20,000, 30,000. Di ba? After nyan, aabutin mo yung 100,000 pesos. Yan. Diba? 200,000, 300,000. And after nyan, puta ka sa mark na 500,000. Hanggang sa kaka pa lang darating sa 1 million. Diba? Hindi pwede 1 million kagad. Diba? So, dito sa formula na ituturo ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo paano mong kikitain from your first 1,000 pesos, no, until dumating ka sa 1 million. Okay? So, let's do this. One thing din, no, gusto ko lang i-share sa inyo, singit ko lang, you need to be careful in listening with people who actually, yung mga self-proclaimed coaches dyan, no, yung mga self-proclaimed coaches na nagbebenta sila ng mga tinatawag nilang secret formula, no? May mga nakikita ako ng mga nagbebenta ng secret formula on how to succeed online. Pero nung background check ko, sila mismo pala hindi pala successful, di ba? I mean, sila mismo pala hindi pa kumita ng first million nila, hindi pa sila kukunti lang yung direct referral nila, hindi sila top earner sa kahit saang company, wala silang visible results, then they are selling secret formula, di ba? So, simple, napaka-basic analysisation lang ho, di ba? How can you sell a secret formula if you can even apply it to yourself, di ba? If you wanna teach, kailangan, you should walk your talk. Kailangan, ikaw mismo, nagawa mo na yun. Di ba? So, yun. One common mistake din na nakikita ko sa mga sumasali, kaya hindi sila nagsasucceed, no? Kasi yung mindset nila, karaniwan sa network marketing, or let's just say sa SWA na lang. Ano ba yung common mindset ng mga taong hindi sila nagsasucceed sa SWA? Or let's just say, ano ba yung mindset mo dito sa SWA? Di ba? Karaniwan kasi, ang mindset natin, paramihan ng marirecruit. Di ba? Yun yung nangyayari. Paramihan ng marirecruit, di ba? Sabi pa ni Upline, kailangan mo lang hanapin yung alas mo. Okay? So, one secret, no? When you're finding your alas, no? Ang secret pala dun, you can never find your alas. No? Very rare lang po yung makahanap ka talaga ng alas. Because alas is never to be found. It is created. Diba? Lahat po naman ng talaga naging top earner, nagsimula yun, hindi yun alas. Ako po, hindi naman ako alas. Diba? Kailangan ho, you should create your alas.
Diba? In order for you to create your alas, you must be an alas. Diba? Yourself. No? Kailangan maging alas ka muna bago ka maka-create ng mga aces mo. Diba? So that's one thing you should think about, 'di ba? So 'yun, let's proceed na dito sa ating system na kung saan gusto kong eliminate yung mindseting na paramihan ng mali-recruit. Okay? So ang tawag ko po sa system ko na to ay G4 H4 B4. G4 H4 B4 system. Okay? So ano yung ibig sabihin niya? G4 H4 B4. Okay? Which stands for get, help, and bring. Okay? Get 4, then help your 4, bring 4. Very simple system, no? This system can be done by anyone, no? Wala hong complication to, kahit bata, kahit matanda, kahit lola na kaya kong gawin tong system na to. Simple naman ang system. Get 4, help 4, bring 4. Kuha ka ng 4 mo, tulungan mo yung 4 mo, maka-4. No? So let's elaborate on it more, no? Para makita nyo. No? Pakilista na lang, no? G4, H4, B4 system. Get 4, help 4, bring your 4. No? So, i-explain ko po sa inyo yung sinasabi ko kanina na how to earn from your first thousands until you reach yung million mark. No? So, when you join Swan Ultimate, magkakaroon ka po ng account. Okay? So, sa account niyan, yan, okay, yun yung taasan po natin. Okay? Pakikita. So, which is, this is you. Networking. Okay? So, ang kailangan mo lang gawin, no, hahanap ka lang ng 4 na tao. 4 na tao. No? So, aside from following this system, lalagyan ko rin to ng time frame. No? 1 year. 1 year. So that's one thing that if you want to set goals, no? Pinaka-importante dapat meron kang time frame or meron kang deadline. Kasi kung wala kang deadline, wala kang time frame, most likely hindi mo siya magagawa. Okay? So in 1 year, ilang months meron yan? Meron niyang 12 months. So lalagyan ko siya ng guhit. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? Malinaw. 12. No? All you need to do is to get your first 4 people in your first month. First month. Okay? Mahirap bang gawin yan? 1 month. Kailangan mo lang maka-4, then kikita ka na ng million. Okay? First month, 4 lang. No? I will plot this including the earnings, pero magbe-base lang ho tayo yung sa tinatawag nating pay plan 2 ng SWA. Okay? So, I think if you're watching this video, napanood mo na yung pay plans natin. So, alam mo na sigurado dapat yung kitaan. If hindi, i-post mo na to or stop mo itong video na to. Balikan mo yung nag-invite sa'yo. Pa-explain mo sa kanya yung pay plan para maintindihan mo itong ina-explain ko. Okay? So, on your first month, kailangan mo lang maka-4. Then, pag naka-4 ka na, stop ka na. Okay? So, sa 4 na marirecruit mo, no, magkano kikitain mo? Let's just for example, kakasali mo lang sa SWA. No, wala ka pang ibang direct, kakasali mo lang. Magkano kikitain mo sa 4? Okay, sa 4, explain ko lang, on your first direct, kikita ka ng $20. Ito, ipapass up mo. Ito, ipapass up mo. Kikita ka ng $20 sa pang-4 na referral mo. So, magkano kinita mo on your first month? Meron kang
$40 na malinaw. Diba? $40. Diba? Ngayon, ang gagawin ho natin dyan, sa apat na yan, na-explainan ho natin yan, e-explain din natin to. Diba? Kailangan lang nilang gawin maka-apat on their first month, kikita na sila ng million. No? So, looks like very simple, pero mamaya explain ko yung sense. Diba? Pakinggan ho natin. Second month, makaka-apat yung mga yan. Na? Sa ruling, kapag yung pass up mo, ay pagkapag nag-pass up ka, yung pass up nila hindi mapupunta sa'yo. Sa upline mo, no? So, hindi ko na i-drawing yan kasi yung pass up niya hindi sa'yo mapupunta eh. So, wala kang earnings doon. Ito, pang-apat o makaka-apat. No? So, common question nun sa mga na-explain ako nito, sa mga napasali ko nito, ang common objection dyan, what if isa sa mga yan hindi makaapat? Diba? Yun ang common objection. Ay, siguro yun ang iniisip mo ngayon. No? So, para sa akin kasi, ang ruling ko dito, explain muna bago bayad. Diba? Ganun ka simple. Explain muna bago pay in. Okay? So, in that way, walang magbe-pay-in sa akin na hindi nila alam na kailangan nilang makaapat. Di ba? Magbabayad yan kasi naisip nila, apat lang pala eh. Sige, bayad ako. Sige, sali ako dyan, di ba? So, lahat ng sasali sa'yo, naka-mindset yan na makakaapat. Di ba? So, pero paano kaya kung, what if na lang worst case scenario, mayroon dyan hindi nakaapat? Di ba? Naisip ko na rin yun. Di ba? So, ang ginagawa kong technique doon, for example, ito, hindi siya nakaapat. Sabi niya, pare, lahat na halos ng kakilala ko, nasabihan ko na, pero wala nga pa rin gusto sumali. Yung iba, mag-iipon pa. Diba? So, sinasabi ko sa kanila, sige bro, spillover na kita, pero bigyan mo lang ako ng isa. Okay? Bigyan mo lang ako ng isa. So, bakit yun ang sinasabi ko? Kita ba? Kasi, kapag ito, nakaisa siya, yung iba, pasak mo sa kanila, yung spillover mo, pasak din sa'yo. Di ba? So, ganun yung sigreto ko, no? So, again, dito ang ruling. Apat lang kailangan mo on your first month, then after nun, stop ka na. Ano mangyari kung may panglima ka? So, kung if ever may panglima ka, pang-anim, pang-pito, hindi mo na i-direct sa'yo. I-direct mo na either isa sa mga apat na yan. Bakit ko nasabi yun? Ang tawag ko doon is laser targeted team building. Para sa akin, iba kasi yung feeling ng makikita mo yung upline mo naka-focus sa iyo eh. Tinitraining ka ng upline mo, minamotivate ka ng upline mo. Yun yung nangyayari. Yung iba kasi paramihan ng recruit kaya yung iba, hindi na niya na mo-monitor lahat. What if apat lang palang tututukan mo, then sila lang lagi mong i-training, then kailangan makakaapat sila. Kaya nga yung system tinawag na get four, help your four, bring four. Diba? Pero dito, kailangan mo yung culture na hindi dapat nag-aantayan, hindi dapat kailangan, each one will do their part na makaapat. No? So, magkano kikitaan dyan? Ito, ipapasap sa'yo. So, mayroon 20, 20, 40. Ito, papasap sa'yo. 2, 4, 6, 8, mayroon kang kikitaan dyan na $80. Okay? On your third month, ganun din yan, makaka-apat lahat yan, mga nag-pass-up sa'yo. Kikita ka dyan na $160. Okay? So, ganun na po, i-drawing ko lang ho para makita nyo yung specific, you know? Fourth week, kikita ka ng $320. Fifth week, kita ka ng $640. Sixth week, kita ka ng $1,280. Kung mapapasit yung dumodoble lang ho, di ba? Kasi apat-apat lang. Apat-apat, dalawa-dalawa lang yung napapasap sa'yo. Okay? Seventh week, kita ka ng $2,560. Tama ba? 8 week, kita ka ng, sensya na ho, medyo mahina ako sa science. 5,120. 9th week, kita ka ng
10,240. 10th week, 20,480. 11th week, kita ka na, 40,560. On your first year, kikita ka ho na 81,120 on your first year, 12 months. Diba? Okay, 12 months nawala eh, no? So yun, kapag tinotal ho natin yan, no? Papalo ho yan around mga 5.1 million pesos. 5.1 million pesos. No, sounds familiar. Sounds familiar na na numero yan, no? Kasi actually I was awarded by the company as the top one earner of the company. Ang total earnings ko for 1 year is 5.1 million. Di ba? Actually nandito nga yung check na yun, no? Pakita ko lang sa inyo. Para ito. 5.1 million. Makita ko ako sa stage. Kumita ako ng 5.1. This is my name, Jeffrey Perez. 5,116,000. Hindi pala 5.1. 5 million. Di ba? 5.1 million. No? So, this formula, na-prove ko yung formula ko na to. Then, dito sa apat na to, meron dyan kumita ng 4.9, meron dyan 3.1, yung mga ganyan. Kasi nga, nag-focus na ako sa apat. Di ba? So, this is a system na talagang kaya kong gawin ito ng kahit sino. Di ba? Of course, mahihirap. So, tanong ko sa inyo, mahirap po bang makaapat? Di ba? So, let's just say, no? Let's just say. I hope di pa makat, no? Hindi mo na-reach yung quota na siguro hanggang dito ka lang, no? Hanggang dito ka lang sa part na to, or dito. Ang kinita mo lang is 2.5 million. Pwede na ba yun? Pwede pa rin. Diba? 2.5 million pa rin yan. So, let's just say, hindi ka rin talaga ganong kasipag nun. Karoon ng konting butas-butas dyan, kinita mo lang is 1.25 million. Diba? Pwede pa ba yan? Pwede pa. Diba, let's just say 500,000 na lang. 550,000. Pwede pa rin mo ba yan? Pwede pa yan. Bakit? Kasi ho, ang nilabas nyo is 2.5. So, anong secret dito? Diba? Guys, maniwala kayo sa akin. Ito yung secret ko. Ang dami ko pong napapa-pay in sa SWA. Eh, ito lang po ang ini-explain ko. Diba? Imagine mo, nag-pay in na sila sa akin. Sabi nila, sige bro, go ako dyan. Gawin natin yan. Diba? O, sige, encode na kita. After niya encode, bro, ito yung account mo, ito yung mga e-books mo. Sabi niya, ha? Ano e-books? Pare, yan yung product ng company. Mayroon pang e-books na kasama? Managugulat pa sila na mayroon palang kapalit yung 2.5 nila. Diba? And then, malalaman pa nila na nahihistrado yan sa BIR, sa DTI, sa SEC, diba, sa barangay, mayor's permit, kumpleto lahat ng permits yan. So, they can build the business with confidence na parang,